Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga karyal. Kadalasan ginagawa ko po ay mag-repair ng electric pan, washing machine, rice cooker. Pero sa pagkakataon pong ito, may dumating dito ngayon na coffee maker. Ako po ay ngayon lang makakapag-repair ng coffee maker dahil limitado lang po ang ating kaalaman sa pagre-repair. Kaya gagawin natin ngayon ang sirang coffee maker na ito. Ito po ay dinala ng may-ari at ang may-ari po nito ay nag-DIY din. Mahilig siyang magkalikot at ito ay kanyang ni-repair dahil ito daw po ay nasira ang switch. Pinalitan niya ang switch. Nung pinalitan niya ang switch ay pag sinasaksak niya daw sa outlet, nagka-cut off daw yung kanilang circuit breaker. Hindi niya magana ito dahil nasisira yung kanilang circuit breaker. Dinala na dito sa akin. So ang history nito, nagpalit ng switch. Nung pinalitan ay nagka-cut off na yung kanilang circuit breaker. Ganito lang dinala sa akin, wala na yung takip at hindi kompleto. Wala din yung nakalagay dito. Ngayon lang po ako makakapag-repair nito. Samahan nyo akong gawin ito. Hanapin natin bakit nagtitrip yung kanilang circuit breaker. So ganito ang itsura ng laman nito sa loob. Wala pa po akong idea tungkol dito. Kaya gagawa po tayo ng pamamaraan kung paano ito i-troubleshoot. Unahin po muna natin na checkin yung resistance niya. Gamit po tayo ng multimeter at iset po natin sa ohmmeter. So po, it times 10 po natin. I-calibrate po natin, itapat sa zero, tapat na sa zero. Bitawan, gumagana ang tester. Ang switch po natin ay naka-switch off. Pag naka-switch off, wala pong masukat na resistance dito sa line 1, line 2 ng AC plug. Ayan, pansin ninyo, hindi po gumagalaw doon. Good po yan. Subukan po natin na i-switch, dapat may masukat na po na resistance. Kung sakali na sumagad po sa zero ang reading, ibig sabihin, very low ang resistance, shorted po pagka ganun. Pero kung magkaroon ng reading at hindi siya zero, may resistance na nasukat, good po yung ating coffee maker. So, i-switch on po natin. Nag-deflect po yung ating meter pointer sa zero. Shorted po yung circuit sa loob ng coffee maker. Kaya nagka-cut off po yung kanilang circuit breaker. Hindi po natin pwedeng isaksak ito sa outlet kasi magka-cut off din po yung circuit breaker natin dito. Gagawin natin, i-troubleshoot natin kung nasaan yung short circuit sa loob nito. Dapat may reading po na masukat dyan. Hindi shorted, hindi zero. Okay, malinaw. Shorted po ang nasukat natin, kaya hindi po natin pwedeng isaksak ito. Ayan o, mapapansin ninyo, yung plug niya nagkaroon ng spark, kaya merong tama pagsaksak sa outlet dahil shorted po ito. May spark, palatandaan na shorted nga, kaya pumuputok yung or nagka-cut off yung breaker nila. Hanapin natin, makonfirm natin kung nasaan ang shorted. Ang gagawin po natin ay, didirekta po tayo dun sa heater. Ito po yung heater, yung nakaikot na yan. Ito ang terminal niya at ito yung isang terminal niya. Dumirekta po tayo ng test point sa dalawang terminal na yan ng heater para makita natin kung buo siya or shorted nga. Testerin natin. Okay, nakita nyo pumalo yung ating meter pointer at ang reading niya ay 6 times 10, 60 ohms po ang reading. Ibig sabihin, normal po yan, good yan. Hindi po shorted yung heater. Subukan natin yung switch. Ito po yung switch niya. Single pole, double through po yung switch. Tatlo po yung terminal niya. 1, 2, 3. Dapat po, dyan tayo makakasukat ng continuity. Ibig sabihin, 0 po dapat ang masukat doon sa kabilang linya. At sa kabila naman ay walang reading. Tingnan natin. Gitna. Tapos, dito sa isang terminal niya. O may reading po, ibig sabihin po, nasusukat niya po yung heater. Good po yan. Naka-on po yung position niyan. Subukan natin dito po sa kabila. Ilipat naman po natin yung test probe dito sa kabila. At nananatili sa gitna yung isa. Dapat po ay shorted ang masukat natin dito. Ibig sabihin may continuity. Ayan po, merong continuity kasi nasukat niya ay 0. Ibig sabihin shorted. Good po yan. May continuity po yung bandang kanan. Ibig sabihin po naka-on yan. Tapos sa kabila, hindi po dapat shorted. Kasi lilipat po yan sa kabila pag in-off natin. Dito mawawala ang connection. I-off natin, subukan natin. Pindutin natin.
sukatin ulit natin ito. Yan, wala pong nasukat kasi nag-open na po at lumipat na po sa kabila yung continuity, yung switch. Ayan, meron na po siyang reading dito sa kabila. Lumipat po dito yung shorted. Ulitin natin, pag inon natin yan, mawawala na dito yung shorted. Tingnan nyo sa meter pointer. Ayan, may reading, ibig sabihin hindi siya shorted. Lilipat po yung shorted sa kabila. Ang tawag po dun ay continuity. Yan, ibig sabihin connected po yung dalawang terminal. Pagka ganyan, buo po ang switch niyan. Susundan ba mga karyal? Buo po yung switch. Hindi po shorted ang switch, hindi rin po shorted yung heater. Ito po yung thermal fuse niya. Nagde-deplete po pagka tinester sa AC plug. Ibig sabihin ay may continuity po yung thermal fuse. Buo po ang thermal fuse niyan. Ito po yun, yung may balot na yan. Ito po naman, yung isa nito ay thermostat. Pagka malamig siya, connected siya. Ayan o, malamig. Nakita nyo, pumalo yung meter pointer. Kasi malamig siya, connected siya. Pag yan po ay mainit na, mag-o-open po siya, mawawala ng connection. Magka-cut off po yung line 2. Ganun. Malinaw po na wala pong shorted sa mga pyesa. Apat lang po yung pyesa. Switch, thermal fuse, thermostat, at saka heater. Ang tanong, bakit pag dito sinusukat ay shorted? Ayan o, shorted. Dapat po ang masukat dyan ay 60 ohms dito po. Kaso, ang nasusukat po natin ay 0, ibig sabihin po niyan ay shorted. O, i-off natin, o, namamatay naman. I-on natin, shorted pa rin. Nasaan ang problema? Ngayon po ay i-analyze po natin yung circuit ng coffee maker na ito. Simula sa plug, papasok. Sundan nyo lang po yung aking prosesong gagawin dahil wala pa po akong masyadong idea dito. Panoorin nyo po ito hanggang dulo para makasunod po kayo at aaralin natin ang tungkol dito. Ngayon, sunod nating gagawin mga karyal ay gawin nating basihan ang history na nangyari dito sa coffee maker na ito. Nagpalit lang ng switch, nag-shorted na. Naiisip ko na ang problema ay nasa switch. Posible na nagkabaliktad-baliktad na ito. Pwede kasi na magkabaliktad-baliktad yan. Baka sa pagbabalik nung may-ari ay nagkaligaw-ligaw na, hindi na alam kung saan niya itutusok. Kaya ngayon, ang gagawin natin ay i-analyze po natin maigi yung circuit. Gagawa po tayo ng sketch connection or diagram para matrace natin kung nasaan ang error nito. At habang ina-analyze ko po yung circuit nito at idodrawing ko po, kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe dahil ito po ang aking munting channel. Real life, big ass, real glow, expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay mga karyal, na-drawing ko na po yung connection niya, na-analyze ko na po ang circuit. Ito po ang nagawa kong diagram. Simula po sa plug, ito po yung line 1, line 2 ng plug. Papasok po dun sa switch yung line 1. Ito po yung line 1, nakikita nyo. Papasok dun sa terminal ng switch. Ayan po yung terminal ng switch. Ito po yung dulo nyan, yung kulay black. Tapos sa gitna po niya ay pumasok po yung line 2. Ito po yung line 2, ito yung black din. Ito po yung AC line cord niya. Line 1, line 2. Pumasok doon sa gitna na terminal ng switch. Tapos, diretso po sa thermostat. Ayan po ang thermostat. Symbol ng thermostat. Dito po siya dumiretso. Ayan. Nakikita nyo. Diretso dyan. Diretso dito. Thermostat po ang dinaanan. Diretso na po sa terminal ng heater. Yung kabilang terminal po ng switch, ito naman, diretso sa thermal fuse. Pangatlong terminal ng switch, diretso sa thermal fuse. Ito po yung kable niya. Ayan po, diretso dyan sa thermal fuse. Ayun po ang thermal fuse. Papasok po sa kabilang terminal ng heater. Ayun po yung terminal ng heater. Ayan po ang connection niya. Ito po yung heater. Ayan po yung heater. I-analyze po natin yung connection na ginawa ng may-ari. Ganyan po ang pagbalik niya doon sa mga terminal ng switch. Mapapansin po ninyo mga karyal, pag tinester po natin yung plug, line 1, line 2, dito po tayo magtitester. Ito pong switch na ito ay single pole, double throw. Ito po yung pole, ito po yung throw, yung dalawa. Kaya single pole, double throw. Okay? Pag naka-off siya, ganito ang connection niya. Pag tinester natin dito sa AC plug, line 1, line 2,
open po siya, wala po siyang masusukat na resistance. Naka-off yung ating switch. Wala po siyang masusukat na resistance dahil naka-open po yung line 1. Napapansin ninyo, hindi gumalaw yung meter pointer. Subukan natin na ilipat sa on yung position. Subukan natin po dun sa actual switch kung anong mangyayari. Ayun po, shorted po. Bakit naging shorted? Kasi yung linya ng line 1, line 2 ay nagsalubong na doon sa switch. Kaya ang mangyayari po mga ka-real ay shorted. Kaya po pumuputok or nagka-cut off yung breaker. Kita nyo? Ibig sabihin po, yung connection po ng switch ay nagkabaliktaran, nagkamali. Hindi na ibalik sa dating posisyon. Kaya ang advice ko po mga ka-real, kung kayo'y magbabaklas at hindi nyo pa kabisado ang connection ng circuit na inyong gagawin, picturean nyo muna or i-video nyo muna para hindi kayo maligaw sa pagbabalik. Ganun lang po ang diskarte doon. Okay mga ka-real, kaya shorted, ganyan ang nangyari. Paano natin ngayon aalamin yan? Dahil pinakailaman na ng may-ari. Ang kailangan po natin dito ay marunong tayong mag-analyze ng circuit para matroubleshoot ang sira nito. Magdo-drawing na naman po ako ng connection nito na hindi naman siya magiging shorted. At habang ina-analyze ko ang circuit at idodrawing ko ang sketch connection nito, standby lang po muna kayo dyan at huwag niyong kalimutang i-like ang video ito. Okay, maraming salamat po at hindi po kayo bumibitaw sa panonood. Na-analyze ko na po yung circuit at nakagawa na rin po ako ng sketch connection ng diagram. At ito po yung bagong diagram na ginawa ko. Ito po ang gagawin natin dito sa copy maker na ito. Itong shorted ay hindi na po natin gagamitin. Papalitan na po natin ang bagong connection kasi babaguhin na po natin yan at shorted yung connection na yan. Dito na po tayo sa bagong ginawa. Tingnan natin kung magiging shorted pa rin. Ang gagawin natin, yung line 1 ng AC cord ay nakakonect doon sa isang terminal. Ayan po. Ito po yan. Hindi na po natin yan tatanggalin. Ang pagpapalitin lang po natin ay yung gitna at saka yung bandang kanan na yan. Ito po yon. Yung dalawa na yan. Yung may thermal fuse po ang ilalagay natin sa gitna at yung may thermostat ang ikakabit natin doon sa dulo. Na-connected rin yung line 2. Malinaw, dalawang wire ang nakakonect doon sa right side na terminal na switch. Dito po ay kabaliktaran ang connection niyan. Pagpapalitin po natin, ito po yung may thermal fuse. Ito, yan. Bubunutin po natin yan. At ito rin po ay bubunutin natin gitna. Hindi na natin tinanggal yung kasi tama na ang connection nun doon. Itong dalawa na ito ang nagkapalit. Ilalagay po natin sa gitna yung may thermal fuse. Diretso sa heater. Ito po yon. Thermal fuse. Ito yung dulo. Ilagay sa gitna. Yan. Tapos itong dalawang connection ng thermostat at saka connection ng line 2. Magkadikit siya. Yan ang ilalagay natin sa tabi. Ito po yung tabi. Yan. Ang connection po niyan ay dito na natin sinunod sa ginawa nating pag-aanalisa ng circuit para itama ang connection. Subukan natin pong i-check kung shorted pa. Naka-off ang position ng switch. Yan. Testerin natin, dapat ay hindi mag-deflect yung meter pointer. Nakita nyo, hindi nagdi-deflect. Naka-off ang position. Ilipat natin sa on position yung switch. Ganito. Nakaganyan siya. Connected po yung line 1, line 2 ha. I-switch on natin. Katulad nyan, naka-switch on na doon. Sa actual na switch, i-switch on natin. Tingnan nyo yung meter pointer. Ayun, pumalo na po. At hindi na siya pumalo sa 0. Doon na siya pumalo sa 90 ohms. May resistance na nasukat, normal ang reading, good po yung connection. Kahit isaksak na po natin ito sa 220 volts outlet, hindi na po magka-cut off yung breaker. Ibig sabihin, dito lang po nagkamali sa connection ng switch kung paano ibalik. Kaya dapat po ay i-video or i-picturean bago kayo mag-backlas ng mga connection ng circuit para hindi maligaw sa pagbalik. Yun po ang aral. Ang trabaho ng thermostat, pagka malamig, connected siya. Pag sumobrang init, magka-cut off siya. Ito naman thermal fuse, protection para sa short circuit. Ang tanong ay bakit yung circuit breaker ang nagka-cut off, hindi itong thermal fuse? Kasi po, hindi na po halos nadaanan ng kuryente kung siya ay shorted dito.
Dahil dito pa lang sa line 1, line 2, hindi na makakapasok ang kuryente. Puputok na kaagad yung breaker. Hindi po mapapaputok ito kasi nasa dulo pa. Hindi na umabot dito ang kuryente, pumutok na agad yung breaker. Wala na agad supply. Ganun po ang tsuri ng coffee maker na ito. Kaya kung hindi po ninyo naintindihan ang tutorial na ito, paulit-ulitin nyo lang po simula sa umpisa hanggang sa makuha nyo ito. Sana po ay nakatulong ito at nakadagdag sa inyong kaalaman. Kaya maraming salamat po at hindi po kayo bumibitaw. Ang gagawin po natin dito, isasaksak na po natin ito sa outlet. Susubukan natin kung kakat off yung breaker natin. Okay, naka-off ang position. Saksak natin sa outlet. Okay, nakasaksak na. I-on natin. Ayan po, nakasaksak na. Hindi po pumutok, hindi po pumagsak yung circuit breaker natin. At yan po ay walang indicator. Tingnan lang po natin kung iinit siya. Yan po ay madaling uminit. Patayin na po agad natin. At kapain natin dito kung mainit na siya. Binunot ko na po, kapain na natin dito kung uminit. Ayan po, mainit oh. Yan, mainit na po yung heater. Goods na po ito, mga karyal. Ganun lang po ang pag-analyze ng circuit. At ito po ay pwede nyo rin gamitin na guide kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong error sa mga coffee maker ninyo. Okay, maraming salamat po sa lahat. Lalong-lalo na sa lahat ng aking mga subscriber na laging sumusuporta sa akin. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Lalo pa po kayong dumadami. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon.